gives me. What have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, cheers its winding path I tread, gives me grace for every trial, fills me with the living bread. Though my weary steps may falter, and my soul though a spring of joy I see, gushing from the rock before me, though a spring of joy I see. All the way my Savior leads me, oh the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit clothed immortal wings its flight to realms of day, this my song through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. Amen. Praise the Lord for that song. At dapat ay maranasan natin patuloy ang pangunguna ng Panginoon sa ating buhay. Yung tayong nauuna. Ano isa sa mga kasalanan ng Kristiyano o ng mga sumusunod sa Panginoon, yung nangungunan. Tawag natin dyan presumptuous. Presumptuous sin. Yan ay kapag ikaw ang nauuna, hindi ang Panginoon. Sapagkat pag ikaw ang nauuna, ay yung kalooban mo ang nasusunod, hindi kalooban ng Diyos. At isa na virtue na dapat maunawaan ng bawat isa sa atin, yung virtue na naghihintay sa pagsagot ng Panginoon. Kahit nga sa niyan, kahit sa ang bagay, no? Kahit sa mga opisina o sa ibang mga lugar, makikita mo ang isang tao na magiging asset sa gawain, yung natututong maghintay. Kapag hindi siya natutong maghintay, yung siya yung nasusunod sa oras niya, hindi yan mapapakinabangan sa gawain. Kahit doon po sa mga opisina. At tingnan niyo, pag nag-a-apply ng trabaho, di ba? Ay kita niyo pag nag-a-apply, nakalinya sila, naghihintay, kailan sila i-interviewin. Hindi nagre-reklamo. No? Kapag nainip, ano mangyayari pag nainip ka sa paghihintay doon sa trabaho? Wala na. Pag dumating na yung turn mo for interview, at dahil nainip ka, nawala ka na, tapos na, wala nang pagkakataon. No? Ganon din sa gawain ng Diyos. No? Dapat matutunan natin yung naghihintay. Kung minsan may mga hinihingi tayo, ay gustong-gusto na natin, it seems that we need it now. Di ba? Parang ganun yung pag may pag-usap nga tayo sa Panginoon, ngayon na ho talagang kailangan ko. But you know, God knows best. Kung idinedelay po niya yung kanyang will na hindi pa siya nagsasalita, hindi pa niya sinasabi ito, ay dapat matutunan natin talaga na maghintay. Eh, di ba? Sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 41, they that wait
Upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall walk and not be weary. They shall run and not faint. So, matutunan natin yung bagay na yan. Lalo na sa ating panahon, it's a time of instant. Instant na lahat. Instant noodles. Instant coffee. Ano pa? Instant wife. Instant children. Lahat na lang ay instant. Pag nagustahan, gagawin na kakaagad. Di ba? Marami mga tao na ganyan. Kaya marami ay nagsisisi sa huli, umiiyak kasi nga nagmamadali. So kailangan natin matutunan yung paghihintay, no? Bilang mga anak ng Diyos. And kasi pag naghihintay ka, actually you are letting God lead you. Yan yung awitin na dapat talaga ang Panginoon will lead us all through the way, no? Hindi yung kuminsan kasi ang mga Pilipino naman, mga ningas kugun sa umpisa, nagpapalid. Noong medyo inip na, iniiwanan na niya ang Panginoon. Kaya at the end of the road, naiyak na siya. Sasabihin, bakit mo po ako iniwan, Panginoon? Na-realize, hindi niya na-realize na siya yung nang iwan. Samantalang ang Panginoon kahit kailan, ang sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Kaya bilang mga anak ng Diyos ay matutunan po natin yung maghintay. Ang mga bata ay dapat matuto maghintay. In fact, maging sa simbahan, di ba? Sabi ng Panginoon, tarry for one another. So, naghihintayan talaga. Hindi sa pag-umpisa yan ng service, no? Yan ay sa Lord's Supper, no? Ay, wala pa ako, wag muna kayo mag-iumpisa. Hindi ho yun ang wrong application. Mali na application yung tarry for one another. Yan po ay sa panahon ng Lord's Supper. Okay? Dapat talaga ay maghintayan yung sa isa't isa bago ma-serve lahat, tapos sabay-sabay na kain. Hindi yung busog na yung isa naman ay gutom na gutom pa. Nangangalawa na yung ano, nangangalawa na siya, yung isa naman ay wala pa. So yun yung sinasabi na ano, na paghihintay natin sa isa't isa, hindi ho sa service. Kasi sa service pag 5 o'clock mag-umpisa na. Amen. Amen. Okay, so ayan po ang ating dapat na matutunan bilang mga Kristiyano. Let's all stand up, please, at ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol po sa libro ng mga Filipos. The book of Philippians according to Apostle Paul. At tinitingnan po natin yan, yung joyful living, yung masaya, nagagalak na buhay, no? Hindi yung buhay na maraming complain. Hindi yung buhay na maraming mga reklamo sa buhay. Hindi yung nakakabagot na buhay. And mayroong boring na buhay. May boring na yung wala talagang ano, makikita ka na sign of life. Have you been to a place where there is no sign of life? Ano yung sign of life? Yung wala talagang kumikilos, walang laughter, there is no really sign of movement. At yan ho ay miserableng buhay, no? But you see, God wants us to be joyful sa atin pong buhay Kristiyano, no? Dahil kahit kailan, ang Panginoon ay nais niya na tayo ay nagiging magalak. Kahit ho marami tayong mga dalahin, marami tayong mga bitbitin, at kung minsan ay maraming mga discomfort, yung mga nakalagay nga, pag ikay nagbabiyahe, di ba, pag ginagawa yung karsada, ano ang sabi nila? Bear with the inconvenience. Okay. Sorry for the inconvenience. Yeah. Pag iniisip mo, ano, lalo na pag mainit na panahon, ang alinsangan ngayong hapon, ano?
Pero pag maalinsangan, makikita mo ang mga tao maalinsangan din ang mukha. Kaya lang dapat sa Kristiyano hindi nagpapadala diyan. Amen. Kanina pagkatapos ng game ay talagang umaalingasaw. Sabi ko, ano yung amoy na yun? Amoy ano talaga, no? Na, pero dahil maalinsangan, nakikita mo na, mga driver, mga sumasakay sa jeep pag mainit, talaga naman nakasibangot lahat, no? Ah, walang nakangiti, pinan na, lalo na pag traffic na kanya, no? Nakikita mo, walang ano, malilate na ako. Yan, nasabay sila sa panahon. Pero sa isang Kristiyano, kahit yan, maraming mga sigalot sa buhay, dapat hindi ka nasabay diyan. Yeah! Sumasabay diyan. Kailangan mong makita yung sikreto ng buhay na kahit pa lahat ay nagkakagulo na, ikaw ay masaya pa rin. Amen? Ay, ano sabi ng Panginoon? Sa John, before we look at Philippians, sayan po ninyo, sa John chapter number 3, in verse number 36, 14 rather, 14. Tama ba ako? Verse number 36. Meron ba yun? O, tuloy natin sa John chapter 16. Ang dami na nating nabasa. Verse number 33. These things have I spoken unto you, that in me you might have peace. In the world, you shall have... Ayan, makikita natin yan, ha? Salita na ng Panginoon. In the world, you shall have tribulation. Pag binasa mo ang salitang tribulation, talagang great, talagang trouble, pag tribulation. Hindi yan, ano yan, hindi yan maganda. Okay? It's a tribulation, may problema. Madidiskaril. Marami talagang you expect, but it turns out to be a bad thing, an evil thing. In the world, sabi ng Panginoon, you shall have tribulation. We are in this world. Tama? We are in this world. Nandito tayo sa mundo. Kaya hindi ho tayo exempted sa tribulation. But, anong sabi ng Panginoon? Be of good cheer. Yan. Biro mo yan. In the midst of tribulation, sabi ng Panginoon, but be of good cheer. Pag sinabing good cheer, talagang ano, masaya. Hindi lang yung ano, hindi lang parang hindi. Masaya talaga. Nakangiti. Humahalakhak. Hindi dahil sa napigtas yung tornilyo. But be of good cheer. Bakit ho? Sabi ng Panginoon, I have overcome the world. You see, yan ang dapat nating ilagay sa ating puso. Kaya, ito pong Book of Philippians was written for that matter. Yan ang obyeto ng Book of Philippians. And we have been looking into it for many Sundays now, Sunday nights. At kung na-miss mo yung ibang mga bahagi, the first part, second part, and chapter 1, chapter 2, we are now in chapter 3. Meron tayong recording dyan. And I'd like you to get a copy of it and then study it on your home. No, kapag kayo ay may sariling sasakyan o marahil may sarili kayo namang mga CD player, ba tawag niyan? May CD player o may plaka? May tape kayo, tape recorder. O kaya may ano yun, yung soft, ano ba yun, yung sinasaksak lang? USB, pwede bang USB diyan? Makapagkuha sila, okay? And then, you can study. It's good that you study the Word of God. Yan po ang dahilan bakit meron tayong audio at bakit natin ginagastusan yan. Kasi nga ho, nais natin ang bawat isa. Kasi hindi naman natin maaalis yung part na may mga tao marahil sa simbahan hindi makakadalo for some reasons. Marahil ikaw ay nagkasakit. Marahil ikaw ay nandoon sa nursery. There are times maybe that you are not available to study the Word of God, but you can still study the Word of God. At sa akin po, nakatulong ang Philippians. In order for me to live a happier life and a joyful life, sapagkat ito po mapapakinabangan po ng bawat isa sa atin. Lalo na pag ikaw ay marami talagang isipin sa buhay, hindi ka happy-go-lucky,
Marami kang ginagawa sa buhay, marami kang dapat na alalahanin, yet the Word of God will change you and give you strength. Kaya ito po ang dapat na maunawaan ng bawat isa sa atin. Now, we are in Philippians chapter number 3. Okay? Ang preaching po, mga kapatid, ay hindi ho lamang yan pampalipas ng oras o parte ng gawain. But it is a time by which God is going to speak to you, to me, to each one of us, through His Word. Wala nang ibang paraan na ang Panginoon maikipag-usap sa atin kundi sa Kanyang salita. That's why it is good that we study the Word of God. Now, He wants us to be joyful. He has already overcome the world. He has given His life. He died for us. He gave His body in a tree. He gave His blood. He shed His blood for our joy. Para tayo ay maging magalak. Now He is giving us the precepts by which to live by. So bilang mga anak ng Diyos, naririto ang Kanyang salita, gamitin ho natin yan. Amen? And so you study the Word of God. Philippians chapter 3 verses 12 down to 16. We are now on the on verses 12 to 16. If you are there, please say aloud, amen. Okay, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded. And if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind by the same thing. Muli, dakilang Diyos, pagpalain mo po ang mga talata na amin pong binasa at ang iba pang bahagi ng inyong salita na amin pong bubuksan as we go along with the preaching of your word. Tulungan niyo po na ang bawat isa ay makaunawa, naririto po kami upang ang obyeto po namin ng aming kaisipan ay mabago ayon po sa precept ng inyong salita, ayon po sa bagay na pang-eternal. Ang amin pong kaisipan, ang aming puso, ang aming mga mata, ang amin pong faculties bilang isang mga tao, Panginoon, ay well-informed sa mga bagay na physical at material. Subalit, sa mga bagay na pang-eternal, mga bagay na spiritual, ay malaki po ang aming kakulangan. Kaya po, naririto po kami, Panginoong Diyos, Sunday night after Sunday night, na humihingi ng wisdom galing sa inyong salita upang patuloy na kami ay makaunawa, that we would be able indeed to live a joyful life in this troubled, sinful world. Kaya ikaw po manguna sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, please take your seats. Now, the topic that I would like to bring to you this afternoon or tonight is that joyful living is always striving for perfection. It is always striving for perfection. Sa atin pong binasa, dalawang beses lumabas yung salitang perfect. Tingnan po ninyo sa verse number 12. Sabi ni Apostle Paul, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that, for which also I am apprehended of Christ Jesus. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, huwag tayong matakot sa mga perfectionist. At huwag tayong magalit sa kanila dahil tama lamang ang kanilang buhay.
Kung ang isang tao nagagalit sa isang taong perfectionist, nagagalit siya sa Diyos. Gusto mo ba na ikaw ay matagpuan na galit sa pamantayan ng Panginoon? Hindi ba? Kapag sinabi, akala mo naman kung sino itong nagsasalitang niya. Akala mo naman kung sino siya. Ito yung mga taong galit sa mga perfectionist. Now, the word perfect is in the Bible. Amen? It's in the Bible. It's clear. That's why we ought to love perfection. We ought to be happy about people reaching that level in their lives. Kaya pag na-perfect, halimbawa sa paaralan na perfect niya, dapat magpasalamat ka, hindi mo, saan ka nang opya? Dapat matuwa ka, praise the Lord, naka-perfect ka. Ako kaya papaano at kailan kaya ako magiging perfect? Dapat ganun yung ugali ng isang Kristiyano. Kaya marami ang hindi nabubuhay ng masaya kasi nga naiinggit siya doon sa nakaka-perfect. Eh, ang perfection ay salita ng Diyos. Nariyan yan. In fact, it's the character of God. Be ye perfect as I am perfect. Tingnan nyo sa verse number 15. Lumabas din ang salitang yan. Let us therefore as many as be. Pakilakaso. Let us therefore as many as be. Oh, meron yan. Mas marami pa. Sabi niya, yung una, ang sabi ni Apostle Paul, not that I am already perfect. So he refers to himself. This time, he is talking about the church. Kayo naman, as many as be perfect. Kaya ho, yung salitang perfect ay dapat lamang na ating tinitreasure. At yan ang dapat lamang na obyeto ng buhay natin. We ought to strive really indeed for perfection. Now, yung word na perfect, we know that perfect, alam na natin yan, na yan ay patungkol sa pagiging matured. Amen? Yung ibig sabihin, yung the first thing that we have understood about perfect, nung sinabi ng Panginoon, be ye perfect as I am perfect, hindi niya sinabing sinless perfection. Kasi kahit kailan, hindi natin maa-attain na magiging sinless. Seedless pwede. Pero to be sinless is another thing. So, bilang mga anak ng Diyos, hindi natin yan maatin. Kasi nga, ang ibig sabihin naman yung perfect is that we should really be matured. Kagaya yan, ginamit sa Ephesians chapter number 4. Yung word na perfect. Ang sabi diyan sa verse number 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto what? A perfect man. So dito sa Ephesians, ginamit yung word na perfect patungkol sa pagiging mature. A perfect man, not tossed to and fro. Ibig sabihin ay nakakaalam, marami na siyang alam patungkol sa doktrina at siya ay naging matibay doon sa kanyang doktrina. Kaya nga, yung kanyang gawi, yung kanyang buhay, ay batay sa doktrina, kaya hindi yan matinag. Marami ang natitinag, nagbabago siya, sapagkat hindi matibay ang kanyang doktrina. Halimbawa, sa pananamit, ang doktrina talaga yan, if you know your doctrine about the dresses, ay hindi ka kakaagad na mababago. Okay, so ano ba ang doktrina na itinuro ng Panginoon na magmula sa Old Testament hanggang sa New Testament ay pinag-usapan ng Panginoon ang pananamit. Dahil ang pananamit, yan ay paraan para ma-identify ka. It's actually an identification, the dressing up, and it's actually showing how you are separated from the world. In fact, kaya nga yung pananamit ng mga priests and the high priest, ang Panginoon mismo ang nag-design in the Old Testament. Siya nag-design nun. Kaya nga, may pagkakaiba ang damit ng babae at saka ng lalaki. Magkapareho ba noong mga unang panahon ang robe that they use, pero nagkakaiba yan dahil sa may lace ang mga suot ng babae.
In other words, sa Deuteronomy hanggang dito sa New Testament ay pinag-usapan na yan na mahalaga yung pananamit na mayroong difference. Exactly, there is a difference between the apparel of man and a woman. Bakit ho? Sapagkat yan din ay nakaangkla doon sa paniniwala natin na ang Diyos ay naglalang ng dalawa lang, ng lalaki at saka ng babae. Kaya nga, kung pinapaltan mo yung damit na yan, hindi matibay talaga ang doktrina mo. Kaya, ang sa mga babae, kaya kayo dapat nagsusuot ng pandami, ng pambabae, sapagkat kayo ay babae at yun ang disenyo ng Diyos. Kaya nga, hindi kayo nagsusuot ng mga kasuotang panlalaki, sapagkat hindi kayo lalaki. Ganon din naman sa kabila. Kaya hindi ka nagsusuot ng pambabae, sapagkat ikaw ay lalaki. Amen? So, yun yung doktrina doon. Kaya marami sa atin ang nagbabago niyan kasi hindi matibay yung kanyang doktrina. Pag nasa simbahan siya, nagsusuot ng pambabae o kaya ng panlalaki. Pero kapag siya ay nandoon naman sa labas, nakapanlalaki naman siya, samantalang babae siya, at nakapambabae naman siya, samantalang lalaki siya. Akala niya na ang Diyos dito sa simbahan at ang Diyos doon sa bahay nila o doon sa kanyang pinapasyalan ay magkakaiba. Lumalabas tuloy na ang kanyang doktrina sa Diyos ay Diyos-Diyosan. Na ang Diyos niya sa simbahan at saka ang Diyos niya doon sa palengke at ang Diyos niya doon sa kanyang trabaho ay magkakaiba. You see, if you do not have an exact and strong doctrine, you can easily be changed. Kaya nga, ang matured, alam na niya yun. Kaya magtataka ka na ang mga nanay o yung mga matured nanay o tatay kapag nagluluto sa palagi na lang. Bakit mama pinaghihiwalay mo yung dalawang yan? Bakit pag nagluluto ka, inuuna mo yun, hindi mo pinagsabay-sabay? Sometimes, hindi man nila sinasabi, pero ginagawa nila yun kasi alam nila na mas masarap pag nauna ang bawang na niluto kesa sa inuna yung kung anuman. Tama ba? Hindi kasi ako marunong magluto eh. Alam ko lang lutuin ay hard-boiled egg. Okay. Pero mayroon namang sikreto yan sa hard-boiled. Alam nyo ba kung kayo kumakain na hard-boiled, pag ginanyan nyo, dikit na dikit yung balat? Bakit ganun? Samantalang kapag meron din namang itlog na pag ginanyan mo, bukas ka kaagad. Oh, ako lang nakakaalam nun. Nalaman ko ho yan. Ayon sa aking pagsasaliksik. Dapat mainit muna yung tubig bago mo ilagay yung itlog. Try nyo mamaya. Kasi dumidikit yan eh, lalo na pag galing sa ref, di ba? Tapos malamig pa yung tubig, tapos nilagay mo, sabay na siyang mapainit. Talagang nadikit siya doon sa skin. Pero mainit muna kaya paglagay mo dyan, hiwalay siya kakaagad. Yun, scientific naman yan. Gusto pa niyan scientific words? Hindi ko pa yan nasasaliksik. Alam ko lang yung katotohanan doon ngayon. Kaya nga, patay na papunta dyan. Perfect. May mga alam ka. If you are already matured, di ba alam mo kung mga ginagawa mo, kaya ito ganyan ka, hindi lang dahil iniutos, kundi ikaw mismo, you are persuaded it is the right thing to do. Amen? It's the right thing to do. So yun yung matured, yun yung perfect. But you see, in Philippians, we see another meaning of the word perfect. Ano pa yung ibig sabihin yan? Now, if you study the Word of God, you would note, nahalaga yan, not as though I had already attained, either were already perfect. Yung phrase, already attained. Nakita niyo yan? Napansin niyo? And then another phrase, either. Sabi niya, either, hindi neither. Either, if you would like another pronunciation, either, wala problema, pareho lang naman yun. Either, were already perfect. You see,
Two phrases, already attained, already perfect. Now, ang ibig sabihin ng attained means obtained. Diba? Attained, obtained, nakuha mo na. Ang sabi niya, already attained. It was paralleled with already perfect. Therefore, ang ibig sabihin ng perfect, it means that having accomplished the purpose for which it was intended. Already attained, already perfect, already accomplished the purpose it was intended. So yan ang ibig sabihin ng perfect. Not only it has become mature, but this time, in the book of Philippians, ginamit naman yung salitang perfect to tell us that we have already attained the goal. It means having reached the goal. Remember, na ang goal ni Apostle Paul in verse number 8 is clear. Ano bang goal ng isang Kristiyano? What is the highest goal of a Christian? And what must be your highest goal? To know Christ. Yan ang highest goal natin. Na lalo nating makilala ang ating Panginoon. Again, the word know is to really embrace, to really have a very close relationship with Jesus. Know Him. Alam mo lahat yung gusto niya. Alam mo yung, hindi ba sa mga mag-asawa who are close with each other, alam mo kung saan na nagagalit ang misis mo o kaya ng mister mo. O kaya alam mo yung gamit ng iyong anak sa mga nanay. Alam mo yun eh. Uy, hindi ito gamit na. Saan galing to? Saan galing to? Di ba? Because you know exactly, kahit na nga, kahit yung singsing. Bakit? Bakit yan yung singsing na yun? Hindi yan ang singsing na pinag... Hindi yan ang singsing. Ano? Ito'y pwet ng baso na lang yan. Na, you know, because you understand. Parang isang ano yan eh. Parang isang isang teller ng bangko. Di ba? Na, bakit alam nila na peke yun? Samantalang tayo gamit lang ng gamit ng pera. Diba? Hindi natin alam na peke. Pero yung teller, binibilang pa lang niya, uy, this is a fake one. Bakit meron siya nun? Because she knew very well, she knows very well, true money. Ganon din yung sinasabi, knowing Christ is really knowing Him. Knowing from head to foot, lahat ng mga gusto niya, na wishes ng Panginoon, alam natin kung kailan siya nagagalit, alam natin kung kailan siya natutuwa sa atin, alam natin ang kanyang ang kalooban niya sa buhay natin. Yan ang ibig sabihin, na knowing Christ, and knowing Christ is a lifetime, it's a lifetime of work. And that must be our goal each day. Kaya nga yung awitin ay, I want to know you more, Lord. Ayan ay dapat lamang na goal ng bawat mananampalataya. Kaya sa bawat pag-upo natin at pagbuklat ng Bible is knowing Christ. Knowing Christ. It's knowing Him. Na mas naikilala natin siya. Na yung mga bagay na dati hindi natin alam, na ayaw niya, ngayon alam natin. O yung mga bagay na gustong gusto niya, at ngayon ay alam na rin natin. Knowing Christ. See, yun yung goal na sinasabi ni Apostle Paul. And when a person is perfect, has reached perfection, then... When he reached perfection, ibig sabihin, he has already attained his goal. Pero dito sa Philippians, tingnan po ninyo ang pag-amin ni Apostle Paul. Sabi niya sa verse number 12, not as though I had already attained. Either were already perfect. So sinasabi niya, hindi ko pa na-attain talaga yun, goal ko. Hindi pa ako satisfied. Well, I have known Him as my Savior. Alam ko na siya ay nagligtas sa akin. But I'm not satisfied knowing Him just as Savior. I must know Him as hindi din lang siya nakita that He is a companion. Kaya nga doon sa preso,
Natutunan niya to be happy even in prison, because it was there that he has known that Jesus is not only the Savior, but Jesus is a companion. Amen. Okay. See, sa lahat ng uri ng kanyang buhay, kaya nga sabi niya, I have known whether to have something else or to not have anything, I have learned to be abased and to abound. Because knowing this, ay naiintindihan niya, kikilala niya lalo ang Panginoon. So he's not yet attained. And then sabi niya, not already, not yet perfect. Ito ngayon, sabi niya, itong bagay na ito, not really being perfect and onto perfection, is that which keeps him happy. Yung continually pursuing, yun yung nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Hindi ba, sa bahay, totoo yun eh, di ba? Sabi ng isang preacher, it is the journey that keeps the pilgrim excited and thrilled. In fact, kapag they have already reached the destination, yung happiness, pagkatapos niya, nagda-die down na. But when you a pilgrim, yan, nag-hiking ka, yung habang ikay naglalakad, habang ikay patungo doon sa yung destinasyon, yung mga bagay sa paligid mo, doon ka natutuwa. And there is excitement while you are in journey. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul na sikreto niya. That you see, what really makes me happy is that I have not yet attained. I have not yet perfected. I have not yet accomplished my goal, but I am happy in pursuing my goal. Is he said in verse number 12, tingnan nyo, not as though I had already attained, either were already perfect, but what? I follow after. That means to pursue. I follow after. At pag sinabing I follow after, to pursue means a strenuous and a continuous effort. Yan ang mag-pursue, yan to follow after. Yung talagang magpapatuloy. Sa totoo lang yung pagpapatuloy, yan ang medyo mas mahirap. Ay kagaya na kanina, sa at least natuto ka pala doon. No. Dapat pala lahat para matuto. Ganunin natin. No. Hindi ba? Sa totoo, yung pagpapatuloy ang mas nagiging mahirap. Kung hindi mo kuha ang sikreto na sa iyong pagpapatuloy, dapat lalo kang magiging masaya. Otherwise, you cannot continue and you will not reach your destination. Kaya si Apostle Paul, sabi niya, I have not yet attained. Hindi ka ako perfect. Kaya nga sabi niya, verse number 12, but I follow after that I may apprehend that which also I am apprehended of Christ Jesus. Yung word na apprehend, ang ibig sabihin niyan ay to take hold of. Yung parang pag ikaw ay, di ba yung mga pulis na naghahabol ng mga magnanakaw, kapag nakahuli na niya, sabi niya, na-apprehend ka na. Amen? Violators will be apprehended. Huhulihin. Nahuli na. Sabi niya, I follow after hanggang sa mahuli ko talaga. And that which was, yung kung papaano ako nahuli ng Panginoon. Because he, remember that he was apprehended by Christ. Nahuli siya saan? Doon sa Damascus. To the way to Damascus, ay nakipag-usap sa kanya ang Panginoon at doon nagbago yung kanyang buhay. So you see, sabi niya, as I follow Christ, I would like to take hold of it and I am joyful doing that. Not only that,
Ito yung nagbibigay sa akin ng kagalakan na magpatuloy hanggang sa makuha ko, and that I can take hold of the totality of my Christ and the goal of knowing Christ. But because of the fact that my Jesus also has apprehended me. Sige, para makuha ng mga worldly, ganito yun. Diba? Yung mga taga masugid na tagahanga ng mga artista. Diba? Nakukuha natin yung tuwang-tuwa sila na sundan kahit saan ang kanilang mga idol. Diba? Sa text, i-text ninyo kung sino ang gusto nyong manalo. Diba? Yung mga ganyan, nagte-text-text. Tuwang-tuwa, ilang beses mo siyang panuorin kumanta yung parehong-pareho namang kanta. Ilang beses mo yan panuorin, hahabulin mo. You are not even satisfied doon lamang sa television. Anong gagawin mo? Pupunta ka pa doon sa kanilang autograph signing, sa kanilang mga tours sa Mall of Asia, sa Philinvest, sa SM Calamba. Susundan mo yan. Di ba? Mga tagahanga. Kaya nga, yung mga tagahanga, mga tagasunod. At tuwang-tuwa na sila kung nakamayan sila. Pagkatapos ay itatapon yung panyo. Pagkatapos ay talaga naman. Ay, pagkatapos tuwang-tuwa siya. Tama ba? Ganun ang mga masusugid na tagahanga. The followers of whoever is their idol. Pero tayo ay follower ng Panginoon. Amen? Eh sabi niya, so you see, sa kanila, mahawakan lang sila. O kaya, di ba yung mga nanay nga lang na maganyan lang ng kanilang idol, eh talaga naman, talagang satisfied na pwede na siyang mamatay. Yung mga mahihilig sa basketball, di ba? May mga picture pa ng mga basketballista doon. Oh, yung mga mahihilig sa wrestling. Ah, alam na alam mo yung ano eh. Yung mga pangalan eh. Ginagaya pa nga eh. Andun pa yung mga pictures at kwarto. Yun pa nakalagay siya ano, sa Facebook. Sa kanyang account. Ay, yung mga mahihilig saan sa mga movies, ganun din. Yun yung mga tagasunod sila noon. Followers. And they will pursue. Yun yung sinasabi na kagaya ni Apostle Paul, I would like to pursue, to follow after. Because that is the source of joy. Hello? Pero may ginagawa ng mga tao yan sa mga kapwa nila tao. Na kahit kailan hindi naman nagbigay sa kanila ng tunay na tulong. Sila ang nagpapasikat sa sikat. Kung wala naman talaga yung tagahanga, kung wala tagahanga, hindi naman sila sisikat eh. Pero habol tayo ng habol. Mga pelikula nila, kung hindi nyo panonoorin ng pelikula nila, ay di, langaw. So tawag natin sa kanila, laos na. Pero tingnan niyo, ang mga tao, kung sila ay makahabol saan, bakit ho, source of joy na nila yun? Ito ngayon yung sinasabi ni Apostle Paul, that I follow after. Na natutuwa siya to know Christ, kahit saan magpunta ang Panginoon, naroon siya. Kung saan man siya dalhin ng Diyos. Kaya nga sabi ni Moses, kung hindi ka rin lang kasama ko, take us not up then. Gusto ko na dito na lang, kahit mahirap pa sa wilderness. Pero kasama kita, kesa pupunta namin doon sa promised land, where there is milk, flowing with milk and honey. There is comfort. Pero wala ka naman doon, Panginoon, wag na lang. Because Moses understood that it is the presence of God, the person of God, that really makes him happy knowing God.
Ito yung sinasabi ni Apostle Paul that I have, na ito yung kanyang ginagawa, pursuing Christ. I have not yet apprehended Him. Hindi ko pa siya natatagol, kaya kung saan man siya magpunta, hinahabol ko talaga ang Panginoon. Dahil nakakalungkot ngayon, kung ikaw Kristiyano at hindi mo hinahabol ang Panginoon, mas hinahabol mo ang artista. Tagal-tagal naman ni Pastor, manunood pa ako ng... Di ba? Iyon ang ating mga hinahabol. Kaya hindi nagiging masaya. Pero ito nagpapasaya sa isang Kristiyano. At meron pang karagdagan kay Apostle Paul. Sabi niya, because of, yung but I follow after, for which also, tingnan niyo yung salita ng Diyos. No? Verse number 12, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that, for which also I am apprehended. For which also, ibig sabihin, because of, ano yung because of then? Because of Christ apprehending me. In other words, ang Panginoon na aking hinahabol ay hindi yung kagaya ng isang taong hinahabol kung hindi naman ako kakilala. But I am following hard after that person who has also known me even from the start. Kaya nga sabi ng isang songwriter, he had me on his mind long before the birds have ever sung. He had me on his thoughts long before the world was formed. Yun po ang ating Panginoon. Yun ang tinutukoy ni Apostle Paul. Kaya sabi niya, I'm happy following hard after him. Because I know he has already apprehended me. Hawak ako ng Panginoon. You see, it's that which makes him happy. Ang ating sinusunod ay nakikilala tayo. In fact, he said he knows our name. Di ba yung mga artista, mga sikat na artista, may tagasagot sa sulat mo. Tuwang-tuwa ka naman pag sumagot. Akala mo naman kilalang kilala ka. Tapos taas noo ka pa na pag nakapagpa-picture ka kasama nila. Hoy, nakita mo picture ko, kasama ko si Arnold Schwarzenegger. Oh, Schwarzenegger ba yan? Ha? Ano yan? Arnold, ano yan? Oo. Oh. Nantuwa tayo na mapagpa-picture. Pero sa totoo lang, di ka naman kakilala. And does he really care? No, he does not care. He never cares. Hindi nga niya alam na ikaw ay nahihirapan doon sa kahihintay sa kanya. Ay, di ba? Napag nagpakahuli pa siya. Eh, ang kanyang pagsasign ng autograph, alas 10, darating siya alas 12, naghihintay ka na doon. They do not dare, but my Jesus knows all about you and me. Kaya sabi ni Apostle Paul, masaya ako na hinahabol ko ang Panginoon kasi the fact is, He knows me. The fact is, not only He knows my name, but He even knows the number of hairs that fall. Bilang niya yun. Alam niya kung nakakalbo ka na. Ang anak kong ito, kawawa naman nakakalbo. Kaya lang mas maganda naman sa kanya yung malapad ang noo, kaya siguro ayos naman. Alam niya yung falling hair. Alam niya kung kailan. Alam niya ang mga bagay na hindi he cares. Alam niya pag ikay umiiyak na mag-isa. Hindi siya yung mga artista na hinahabol ng mga tao. Hindi siya the great men and women that we follow hard after that they don't even care. They have their own problems. But my Jesus knows every bit in our life. Eh sabi niya, dun ho ako masaya. Kaya nga, to pursue Him is not grievous.
To follow hard after Him is hindi yung kabigatan. Na kapag ako ay nandoon sa simbahan, nakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos, pinipilit na makaunawa, following hard after the precepts of God. Hindi kagaya doon sa pag-upo ko doon sa math subject na hindi ko tagmaintindihan. That my teacher doesn't really even care. Basta nagbigay na ng quiz yun. Kung naintindihan ko, hindi, aalis na siya doon sa topic na yun. Next topic. Di ba? Ang teacher, ngayon, basta maituro lang kung ano ang dapat maituro, kung bagsaka, bahala ka sa buhay mo. Pero ang Panginoon, He will care. He will carry you. He will love you. Kaya nga, to follow Jesus is not something that we should be sasabihin natin, ang dami mong isinakripisyo sa pagsunod mo sa Panginoon. Dami kong sakripisyo sa buhay ko nung ako'y sumunod na sa Panginoon. Siya may sabi sa'yo. Kaya hindi ko masabi that it's really a sacrifice to, you know, yung mga pangarap ko ay hindi ko na sundin. Pangarap kong maging lawyer, pangarap kong maging doktor, pangarap kong may malaking bahay, may mansion, maraming sasakyan, pangarap yun. Isinuko ko, pangarap lang naman. Pangarap lang naman yung sinuko ko eh. Ay samantala ang Panginoon, He is reigning in heaven forever and ever. Pero tumalikod siya doon. And He came down. Pagkatapos yung kakarampot nating mga isinakripisyo to follow Him, akala natin ay napakalaking sacrifice. Kaya Apostle Paul, it was not, it was actually dung. Ito yung mga dumi, sabi niya. These are, I counted not, but gain, they are lost, they are dung. Amoy dumi. Samantalang to follow Christ, if you follow hard after Him, o para bagang napakalaking sakripisyo mo. Hindi, it's your actually gain when you follow Christ. At ito sabi ni Apostle Paul, I am happy about this. This is my source of joy. Following hard after Him, leaving my being a Pharisee, leaving my family, at kahit pa ako'y nahaharap sa napakaraming mga pagsubok, sabi niya, none of these things move me. Why? I am following a great God. At siyang tunay na nagbibigay sa akin ng kagalakan, sapagkat He not only gives me joy, but I know He knows every bit of my life. Kaya ang pagsunod ko sa Kanya ay hindi pahirapang loob yung napipilitan, kundi buong puso at bukas ang kalooban. Ano na lang ngayon, natutuwa ako doon sa isang member ni Pastor Earnhardt who told me. Noong nag-birthday daw si Pastor Earnhardt, nagbigay siya ng malaking halaga. Sabi ni Pastor, masyadong malaki ito. Pagkatapos nung nagkaroon pa sila ng giving doon, ng sacrificial giving, ang laki din nung ibinigay. Sabi niya, baka malugi ka. Si Pastor na mismo ang nagsabi. Pero alam niyo ang sagot nung kanya member, sabi niya, wala naman po yung value kumpara sa ginawa ng Diyos sa buhay ko. Napakaliit ho na halaga niyan. Naunawaan niya kung paano napaka-valuable ang Diyos. Sukat na umalis siya doon sa sangkalangitan, kaya yung sacrifice niyang maliit na yun, he counted it but dung. At masaya siya na naglilingkod sa Panginoon at sumusunod. Hinahabol niya, mahirapan. In the wilderness, He will be there. Hindi bali, nandun ang Panginoon ko. At alam ko, hindi ako pababayaan. Because He has apprehended me. So following God is not really a hard thing for those that understand. Si Apostle Paul, ito yung kanyang source of joy. Kaya nga, dahil dito, nagbigay siya ng tatlong bagay na dapat nating patuloy na pagsikapan. Una ay ang disiplina. Pangalawa
ay ang direksyon na dapat nating tinatahak. At yung pangatlo ay yung parehong rule, one rule and one mind. Since ito naman nagbibigay ng kagalakan sa kanya para hindi ito mawala, ang sabi niya, ito dapat na ginagawa ng isang Kristiyano at kanya rin ginagawa. Verse 13, anong sabi niya? Forgetting those things which are behind, reaching forth for the things which are before. That is discipline. In other words, tinatry niya yung kanyang sarili, disiplinahin na ang kanyang kaisipan is to forget the past at palagi itutuon ang kanyang mata sa mga bagay na panghinaharap. Conscious siya doon. Sabi niya, forget the things. Hindi, to forget does not imply removing from memory. Makinig maigi. To forget, it doesn't mean to take it out from memory. Kundi, it implies that to forget means we do not look over his shoulder as an athlete. Di ba yung tumatakbo? Kapag ikaw ay lumilingon na ganyan, napapalingon ka dahil doon sa kalaban. Di ba? May mga ganyan, lumilingon sa kalaban, kaya nadadapa siya, kaya natatalo. Because he looks back. At sabi ni Apostle Paul, I discipline myself not to do that. Yung bang kuminsan, we live in our past. Nyari, nanalo ka. Naka-attend na ako ng Sunday afternoon. Pag bilang ka ng bilang na naka-attend ka na ng 5 beses, iisipin mo, ay pwede na siguro akong umabsent. Kasi nga, palingon-lingon ka. Ang sabi ng Panginoon, do not live in your past. Not even in your past failures. Not even in your past successes. Dapat hindi ganun. Huwag kang mabuhay doon. It is good that you remember. But, forget. Ang ibig sabihin na forget, do not live. Ay, huwag kang mabuhay doon sa bagay na yun. Hindi dahil nanalo ka kagabi, ay panalo ka na ulit ngayon. May labanan pa. Yan ang ibig sabihin. And to forget, another thing to forget is that, sabi niya, to reach forth on the things which are before. Ang tingnan mo yung hindi pa natatapos. So yung mga past accomplishment mo, okay na yun, hayaan mo na yun. Ang gagawin mo ngayon yung hindi pa tapos. Yun yung disiplinahin mo sarili, kasi kung minsan pag nakikita, itapos na yun. Mapagpahinga na nga. Ay kaya, wala na. Parang, di ba yung istorya ng pagong at saka ng kuneho. Diba? Tandaan niyo yan? Kasi, ay, kambagal naman ni Pagong, natulog siya. Kasi nakita niya, milya-milya yung kanilang. Oo. Oh. Ay, kaya lang, mas mautak siya, no, si Pagong. Eh, diba ang mga Pagong magkakapareho? Kaya nag-usap-usap muna yung 7 Pagong. Ikaw ang nandoon sa kabilang 7 bundok. Ikaw yung unang bundok, pangalawang bundok, pangatlong bundok. pagdating doon ng kuneho, andiyan ka na. bago ho yun. Revised version. Ang alam lang natin yung nagpahinga siya. No? Pero ito naman, advanced version. Parang Dota ba yun? Okay. Now, do not look back because you are not a dog. Amen. Remember Lot's wife who looked back. But you reach forth. Yung hindi pa tapos, yun yung titingnan mo. Para it will always make you go for the Lord. Yan, disiplina. Self-discipline. It's always the case na kapag meron tayong nagawa, yun, kaya, kagaya din kapag may nagyayaya sa atin, di ba? Eh, wala ka pa naman palang absent dyan ng Linggo. Baka naman po pwede ngayon lang. So, dahil dyan, oo nga, ano,
Aba, ang tagal-tagal ko na nga naman dyan eh. Ngayon lang naman ako mawawala. Ah, di ba? O kaya marami, nawawala. Kaya yung minsang nawala, yung pangalawa nawala ulit hanggang sa mawala na. Dahil nga, hindi sumunod, nagdisiplina ng kanyang sarili. I say, following God, kinakailangan may self-discipline. Second, ang dapat ay maunawaan mo yung direction. Verse 14, ang sabi niya, I press toward the mark for the prize of the high calling. Direction. Ang ibig sabihin na press, to pursue or follow after. Mark means that marker that identified the goal at the end of the race. So yung sinabi niya, press toward the mark. Ang tinitingnan niya ay yung mark kung saan siya magtatapos. Hindi yung mga steps that go there, kundi yung nandoon sa dulo. Yun ang kanyang tinitingnan. Kaya nga madapa siya, tatakbo ulit kasi yun nun. He would not care. Basta meron siyang direksyon. So, you see, huwag mawala sa direksyon ng buhay mo bilang isang Kristiyano. Ang totoong nagbibigay sa atin ng kagalakan sa buhay, ang totoong magbibigay sa atin, mga kapatid, ng satisfaction ay ang pagkakilala mo sa iyong Panginoon. Huwag kang masinsay dyan. Kasi nga, kalimitan ngayon sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bukas, tingnan nyo, iba na namang mundo. Tapos makikinig ka naman sa television na, ay kaganda pala kapag meron kang isang flat screen TV. So ang goal mo na naman yun. Ang ganda pala ng Nissan na itong laling sasakyan. Naikot ang loob. Mayroon mo yung mga, basta kung anong mga makita mo. Suddenly, your goal is changing each day. Doon ay pinagpapasalamat ko kasi wala na talaga ang TV sa bahay. Hindi na namin alam kung ano nangyayari. Kaya ang aming tanging goal, ang alam lang namin ay kung ano nangyayari sa simbahan. Hindi ko nga alam noon talaga. Nabalitaan ko lang naman yung nagpakamatay na estudyante sa mga galing sa labas. Tapos saka lang ako mag-o-open ng news. Dahil mo susubaybayan, titingnan. Kasi kung minsan pag nakakakita ka ng ibang mga nangyayari sa labas, nababago din yung goal mo sa buhay. Hello? Amen? One direction. Kaya kailangan maging disiplinado ka at palaging ilagay mo sa iyong isip. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, be thus minded. Ito ang dapat na ilagay sa isip. Maraming mga makikipagkompetensya. Saan? Sa goal na yan ng buhay. Marami ho. Hindi ho natin maaalisan. Kaya nga, hindi, pagdating na lang sa simbahan, hindi ba makikita mo maraming mga Kristiyano ang talagang lupasay spiritually? Na wala siya talaga. Wala talaga. Parang ano, iniyurakan ng mag-asawang demonyo. Ay pambihin na sa simbahan, ayaw magbuklat ng Bible, ayaw magbuklat ng songbook. Now, I see them, hindi not as an eyesore, pero naaawa ako kasi ito yung mga Kristiyano na kaawa-awa na inginudngod ng jablo doon sa sanlibutan. At sa totoo lang, gula-gulanit sila saan? Sa kanilang spiritual na buhay. Kasi hindi makagulapay saan sa gawain ng Diyos. Talagang ano eh, wala talaga, patay ba, lamig, malamig. Napakainit ang panahon pero malamig siya. Di ba? Nakikita ka na, sabi ko nga sa inyo, andito ako palagi pag nakanta tayo. Kitang-kita ko talaga. Awang-awa ako yung mga hindi makakanta. Ay samantalang kinakantahan natin ay ang Diyos. Amen. Diba,
pag nandito tayo sa simbahan, bakit ba tayo nandito? Hindi ba dahil sa Panginoon? Dahil ang Diyos ay tumawag sa atin. At kapag tayo nagkatipon, sabi ng Panginoon, I am in the midst of them. So naririto ang Panginoon. His presence is here. So when we start singing a song, we are singing for Him. We are not singing for the song leader. Hindi yung song leader, kaya kakakanta dahil sinabi ng song leader, dahil sinabi lang ng pastor. Maging conscious ka na when you come to church, be thus minded. You are supposed to know Christ. Na bawat gagawin natin sa simbahan ay para sa Kanya. Isi mga awitin, umanap ka nga ng awitin dyan na hindi para sa Panginoon. Kaya nga songbook tayo dyan eh. Kumuha ka nga dyan sa Bible mo ng kahit isang verse. Tingnan mo nga kung hindi para sa Diyos yan. And then you cannot sing. And then you cannot read. And then you cannot relate. Ay, kawawa talaga. Miserable na buhay. Isang hungkag na buhay. It's an empty religious exercise each week. Yan yung kinasusuklaman ng Diyos. Hindi mo yan, suklam ng Diyos doon sa ginagawa mo. Samantalang yung iba tuwang-tuwa ang Panginoon kasi nga ang iyong ginagawa ay para sa Panginoon. Be thus minded. Yan ang dapat consciously. Ilagay mo yan sa isip mo that when you do things for Christ. Pero ba Sunday school teacher ka, nagtuturo ka, you're teaching because you are knowledgeable. You are singing because you are a great singer. No. You are singing because you want to sing for God. You are teaching because you want to teach the Lord to the people. Sabi ko nga rin, if a preacher preaches for himself, he is the most miserable preacher. Kaya nga ang tanging prayer ko, when I come to the pulpit, kahit saan ako, hindi lang sa pulpit na ito, in the pulpit of other churches. At sabi ko, Panginoon, samahan mo po ako. I'd like to preach you there. And if you're not going to be with me, I'll just shut up my mouth. Because it's useless. Sa magsasayang lang po ako. Hindi po ako pupunta at magsasalita para sabihin magaling, para sabihin may alam, kundi magsasalita ako dahil gusto ko gawin ito para sa iyo. Eh si Manny Pacquiao nga, sabi niya, para sa inyo bayan ko ang kamaong ito, di ba? Para sa bayan, kaya nakikipaglaban siya, para daw sa bayan. That's a novel cause. Hindi siya lumalaban. Ewan ko kung totoo, ha? O lumalaban siya dahil sa dolyar. Biro mo yun, magpapasuntok ka, mano. Para, sa bagay, manalo, matalo siya. May bilyong piso siya. Pero sabi niya naman eh, para sa inyo ito, bayan ko. Yun ang kanyang cause. Pero I doubt. Kasi kung para sa bayan, dapat yung panalo niya, ibigay niya sa treasury ng bayan. Oh, i-dare natin si Manny. Talaga bang yung laban mo para sa bayan? Oo! Okay, pwede ba yung panalo mo, i-donate mo sa lahat ng mga school sa buong Pilipinas? Kung talaga para sa bayan. Sino ho ang gagawa niyan kay Pacquiao? O kaya, kung gusto mo sa simbahan, kay Kristiyano naman, di ba? Yung matalo ka, kahit 50% ibigay mo sa lahat ng mga Baptist churches, isa na yung CBBC Los Baños. Brad, may access ka ba sa kanya? Kausapin mo nga. Kasi sabi naman niya, laban niya para kay, para sa ating bayan. O tayo naman, panonoorin ko. Alam niyo ba sa pagpapanood ninyo, nagdadagdag kayo sa pambayad at pera sa kanya. Pero para ba sa bayan? Hindi rin eh. Sa totoo. Kung para sa bayan, sabi ko nga, ilagay ang pera sa bayan.
Tingnan po ninyo. Dapat lang bilang mga anak ng Diyos, be thus minded. Maging conscious tayo sa ginagawa natin para sa Diyos. Pag nagbibigay ka, kanino mo ibinibigay? Para ba sa Panginoon? Pag nag-aaral ka, para saan? Para ba talaga yan sa Panginoon? Kung para sa Panginoon, gamitin mo yung pinag-aralan mo sa Diyos. Amen? I challenge you, lahat kayo mga estudyante. Kung ang inyong pag-aaral is to give glory to God, then use that for God. Paano ang mga palatandaan na para sa Diyos yung iyong pinag-aralan? Una, marami mga kaluluwa maliligtas dahil yan. Ginamit mo ba yung profesyon na yan para maligtas ang tao? Ay masasabi mo, para sa Diyos nga yan. Kung yan ang maglalayo sa'yo sa Diyos, hindi para sa Diyos. Para sa sarili mo. Be honest. Amen? Be thus minded. Para saan yan? Sa lahat ng ating ginagawa, para ba yan sa Diyos? Be thus minded. So, maging ano tayo yan, maging conscious tayo yan sa direksyon na tinahatahak. And then sabi niya, verse number 16, let us walk by the same rule. Rule means standard. It is a standard. Let us walk on the same rule. Let us have one mind. Let us have one mind. Ibig sabihin, let us be united as one. Bilang mga anak, ito yung ating rule. It's the word of God. And we are supposed to be united for the Lord. Gagawin natin ito para sa Panginoon. Sa CBBC, sa ating simbahan, ano ba layunin natin? Hindi ba para ilapit ang tao sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang salita, sa kanyang gawain, sa paglilingkod at sa pagsamba? But are you one? Naglalapit ba tayo ng mga tao para sa salita ng Diyos? Kapag nandyan na, paano nagagawa yan? Pag nandyan ka, nagbabasa ka ng Bible talaga. Amen? Ipapakita mo sa tao na mahalaga na magbasa at magbuklat ng salita ng Diyos. Eh kung ikay ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, pinapa, let us open our Bible, ikaw hindi ka nagbubukas. Nakikita ka ng bisita, sabi niya, utingnan mo, sabi ng pastor, let us open your Bible. Iba naman binubuksan niya, notebook naman niya. Yung songbook naman yung binubuksan niya. Sabi niya, ay pwede palang salangsangin yung sinasabi ng pastor dito sa simbahang ito. Hello? Mic test. Diba? Agad na po siya sa amin, ang pangangaral ng salita ng Diyos, yan ay magandang bagay na dapat nating pinahahalagahan. Pero habang nagpe-preach, kwentuhan ng kwento, ay, ganun pala yun. Akala ko ba ang preaching ay mahalagang bagay? Pagkatapos ay makita, ay tulog. Ay, pwede palang patulugan natin yung ano. Kulambo, ay kulang na lang yun. Ay, bang nilalamok pa yun, no? O, diba? Anong naipakita natin? Kaya sabi ni Apostle Paul, let us mind the same thing. Amen? Let us walk on the same rule. Kaya nga maging yung pastor, pag kumakanta, kailangan nakanta siya. Kasi bawat isa ay kakanta para sa Panginoon. Wala namang exempted dyan. Let us walk in the same rule. Pati yung pastor, nagbibigay ng ikapo niya. Hindi po pwedeng hindi. Ang pastor na dapat nag-soul winning, ganun din. Nasa visitation din yan. Driver pa nga. Oh, bakit ho? Sapagkat isang rule lang tayo. Amen? Para mapanatili natin yung kagalakan yan. Yung pagsunod natin sa Panginoon, saan man siya magpunta at saan tayo dalhin. Pursuing Christ. Pursuing perfection. It's a great joy. Masaya na sumusunod sa Panginoon. Tingnan nyo, just imagine, ladies and gentlemen. Nung unang panahon na ang Panginoon
ay nagpe-preach everywhere. Wala pa silang simbahan. Ang Panginoon, magkakaroon ng preaching service doon sa Sea of Galilee. Lahat ng mga miyembro pupunta sa Sea of Galilee. Hello, sabi niya, let's go to the Decapolis. Pupunta ulit siya sa Decapolis. Ang lahat na simbahan nandun din. Dala-dala yung mga baby. Di ba? May kasama silang infant. May nursery noon. Pero may kakaawa yung mga nanay. Tapos may mga yung may baby, mayroong 2 years old. Dala-dala nila. Sumusunod sa Panginoon. Pero nagre-reklamo kaya sila? Hindi, masaya sila. In fact, pinapaalis na nga sila ng mga apostol eh. Di ba? Sabi na, Panginoon, yung mga bata, masyadong, alis muna kayo dyan. Maiingay ang mga ito. Kapag nagsasalita na ang Panginoon, mga mag-iiyakan lang yan. Dala-dala nila. Dala-dala nila yung mga baon nila. Di ba, may baon yung bata. Anong ilan yung, ano yung baon yan? Dalawang tilapia at saka limang tinapay. Pero man, may baon na rin sila. Pero may dala-dala nila yung kanilang baon. Isipin mo, everywhere they go and the preacher preaches, sumusunod ang buong simbahan. Walang ganitong building. Walang ganyang pew. Saan sila nakaupo? Kasama silang nakatayo ng Panginoon. Habang nagpe-preach sa Sea of Galilee, walang pew. Ewan ko lang kung may nagdadala ng pew doon. Wala upuan. Saan sila abutin? Doon siya upo. Maaraw, disyerto pa yun. Mahangin, walang panghabong, mga puno lang yung kanilang panghabong. But you see, they have the same mind. Following Christ, masaya sila. Tayo, nandito na tayo sa simbahan. Iniisip pa natin, magpapa-aircon pa tayo. Pero you know, pag-aircon yan, tapos padded pew, yung pag umupo ka, para kang umupo talaga sa first class na mga ano, mga sinihan. Mira, as malamig ang simoy ng hangin. Tatapat ka pa doon sa aircon. Oh. Pero tanong, masaya ka ba na sumusunod sa Panginoon? Masaya ka ba? Kaya nga, kinakailangan ng disiplina, kinakailangan ng direksyon, and always bear in mind to walk on the same rule, to be united with all, always with the church, para ang kagalakan yan ay mananatili sa ating buhay. Amen? Let's all stand up, please. Nakilang Diyos, maraming salamat pong muli sa mga salita na amin pong pinagbulay-bulayan. Pagpalain mo po ito sa aming buhay. Maraming salamat sa katotohanan itong inihayag ni Apostle Paul sa mga taga-Filipos na maaari din po namin gagamitin dahil ng Diyos at siyang magiging direksyon ng aming buhay bilang mga Kristiyano sa aming panahon. Pagpalain mo ang mga katotohanan ito sa amin at ang bawat isa, Panginoon, upang ang inyong salita, ang bawat isa, matagpuan mo na nagagalak na sumusunod sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot na lang. Amen. Habang nakayuko o habang tinutugtog ang awiting paanyaya, I think we don't have to extend our invitation. You know that. Bakit bilang isang mananampalataya pa, di ka lumapit sa Panginoon dito sa altar and talk it out with God. Manatili ang kagalakang yan sa iyong pagsunod sa Panginoon.